Magandang araw pong muli sa ating lahat. Nagbabalik po tayo sa ating Kingdom Devotion. Pag-aralan natin ngayon ang aklat ni Esther sa chapter 5 verse 9 to 14. Nang araw na yon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman. Ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit nang mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pinto ang papasok sa palasyo na hindi man lang itugo, tumayo o nagbigay galang sa kanya. Gayunman, nagtimpi na lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Ceres at ang kanyang mga kaibigan. Ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang paglagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Idinugtong pa niya, at ako na lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang maghanda siya ng handaan. Bukas, iniimbita na naman niya ako kasama ang hari. Gayunpaman, walang halaga sa akin ang lahat ng ito hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai. Sinabi sa kanya ng asawa niyang si Ceres at ang kanyang mga kaibigan, "Bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22 kalahating metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai. Sa gayon, masaya ka makakapunta sa handaan." Nagustuhan ito ni Haman kaya nagpagawa siya ng bitayan. Kabibigay lang po ng parangal kay Haman ni Haring Xerxes at Reyna Esther sa pamagitan ng pribadong hapunan. Medyo lago siya sa alak, ngunit masayang-masaya siyang lumabas sa palasyo. Ngunit ang masaya niyang mukha ay napalitan ng pagkainis nang makita niya si Mordecai sa pintuan ng palasyo, lalo na nang ito ay hindi man lang nagbigay ng galang sa kanya. Marahil sa oras na yon ay gustong-gusto na niyang saktan si Mordecai, subalit nakapagtimpi siya. Upang magamot ang kanyang pagkakonsyami kay Mordecai, pagdating niya sa kanilang bahay, ipinagmalaki niya sa kanyang mga kaibigan at asawa ang kanyang kayamanan, ang mataas na posisyon na ibinigay ng Haring Xerxes at ang marami niyang mga anak. Ang kasiyahan ng isang taong tulad ni Haman ay yung ipagmayabang niya ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan sa iba. Sa verse 12, ipinagmalaki rin niya na muli siyang naimbitahan ni Haring Xerxes at Reyna Esther sa hapunan. Ngunit para sa kaniya, hindi walang kwenta ang mga bagay na ito hanggat nandoon si Mordecai na hindi gumagalang sa kanya. Sa verse 14 naman ay pinayuhan siya ng kanyang asawa na upang siya ay maging masaya ay sabi niya ay gumawa siya ng isang bitayan at hilingin sa Haring Xerxes na doon bitayin si Mordecai kinabukasan. At natuwa siya sa kanilang payo. Ano nga ba ang aral na pwede nating matutunan sa buhay ni Haman at Reyna Esther? Kay Haman, walang karunungan, katanyagan o kayamanan na pwedeng maglinis ng ating maruming puso. Pwede lang itong malinisan kung atin pong ibibigay ang ating buhay kay Jesus at bibigyan tayo ng bagong puso galing sa Kanya. Ang sabi sa Kawikaan 16:18, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay babagsak. At nakita natin ito sa buhay ni Haman. Suriin natin ang ating mga sarili. Musta naman po ang ating mga relasyon sa ating mga amo, mga kaibigan? Nagmamataas ka ba? Gaano mo sila tinatrato? At kay Esther, nanatili siyang tapat sa kanyang panata na manalangin at magtiwala kahit na wala siyang natanggap na pangitain galing sa Panginoon. Magagawa rin natin itong ginawa ni Esther, maging tapat tayo sa panalangin, maging masunurin sa salita ng Diyos. Tanggapin natin ang payo ng ating mga pamilya at mga kaibigan na matatag at malagos sa pananalig at pananampalataya sa Diyos. At kung nagawa natin to, ang imposibleng mission na ipinapagawa ng Diyos sa atin ay magiging mission possible kung ating ilalagay sa Kanyang kamay, sa kamay ng ating Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, sabi sa 2 Timothy 3:16,
to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Aming Ama na mapagmahal, kasihan mo kami na matuto kami sa iyong mga salita at maging masunurin kami sa nais mong ipagawa sa amin. Maging tapat mo kaming lagi makipag-ugnayan sa iyo sa amin sa araw-araw na panalangin. Mahal ka namin, Ama. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Amen.